Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Excel para mas maging madali sa inyo ang pag-tabulate at pag-compute ng mga sagot sa inyong survey questionnaire. Ang kagandahan sa paggamit ng Excel ay meron kang permanenteng paglalagyan ng iyong data. At ang data na iyon ay pwede mong imanipula at pag-aralan sa iba't ibang paraan gamit ang program na ito. Makikita nyo na meron na tayo nakabukang Excel file. Halimbawa, gusto nating ilagay ang mga sagot ng mga respondents sa ating survey. Una, ilagay natin ang mga respondents sa unang column. Kung marami ang mga respondents at gusto nating makatipid sa oras, may shortcut na pwede tayong gamitin. Gagawa tayo ng formula para madali lang maglagay ng numero ng respondents tulad nito. Sabihin nating meron tayong 15 na respondents. Kailangan lang nating i-copy ang formula tulad nito. Ngunit dahil 10 lang ang gagamitin natin sa halimbawang ito, alisin natin yung iba. Ngayon naman, ilagay natin ang mga tanong sa sunod na columns. Sabihin nating 5 katanungan ang meron sa survey na to. Pagandahin natin ang format ng spreadsheet para mas makita nyo ng maigi. Ngayon, ilalagay na natin ang mga sagot sa mga cells. Pwede tayong dumiretso sa corresponding numerical values ng mga sagot, ngunit mas gusto kong itala muna ang text responses nila. Halimbawa sa question 1, si respondent 1 ay sumagot ng strongly agree. Tapos si respondent 2 ay sumagot naman ng strongly disagree. Respondent 3 ay sumagot ng agree, and so on and so forth. Sabihin natin na ilagay ng lahat yung mga sagot nila. Ngayon, pwede nating gawin ang mga numerical responses. Gagawa tayo ng isa pang sheet at papangalanan natin ang numerical responses. Kopyahin natin ang table na ginawa natin at i-paste sa bagong worksheet. I-adjust uli natin ang column width para mas magandang tingnan. Ngayon, i-select natin ang lahat ng mga sagot at i-click natin itong Find and Select icon. Pagkatapos, i-click din natin itong replace button. Tapos i-type natin ang strongly agree sa box na to at palitan natin ito ng number 5. I-click ang replace all at makikita nyo na lahat ng strongly agree ay pinalitan na ng 5. Ulitin lang ang prosesong ito para sa iba pang descriptions. Ngayon na meron na tayong data, pwede na tayong gumawa ng iba't ibang interpretation nito. Halimbawa, gusto nating bilangin kung ilan ang sumagot sa kada kategorya ng ating Likert scale. Ilan ba ang strongly agree, disagree, at kung ano-ano pa. I-type muna natin dito sa gilid ang mga kategorya dito. Ayon, pwede na tayong magbilang kung ilan ba ang mga sumagot sa kada category para sa question number 1. Halimbawa, ilan ba ang sumagot ng strongly agree? Meron tayong formula dyan para hindi na kayo magbilang ng paisa-isa. Dito sa cell na katapat ng strongly agree, lagay ka ng equal sign at count if, pipiliin lang natin ang range na kung saan tayo ay magbibilang. Pagkatapos, pipiliin natin ang criteria na hahanapin ng pagbibilang, strongly agree na equivalent sa 5. Tapusin natin ang formula at makikita natin na nabilang na kung ilan ang strongly agree. At dalawa sila. At para sa ibang kategorya, ikakopy lang natin ang formula. Ngunit bago natin gawin yan, tandaan na sa Excel pag nag-copy ka ng formula, ginagalaw ng Excel ang range. Para hindi gumalaw yung range, lalagyan natin ang dollar sign sa harap ng number ng range. Ayun, pagkatapos niyan, i-copy lang natin at ipipaste sa mga kategorya. Hindi pa tayo tapos. Kailangang i-adjust natin ang criteria kasi lahat sila 5 ngayon. Para sa agree, palitan natin ng 4 ang 5. At ganun din ang gawin natin sa iba. Nagkataon na tigdadalawa lang ang mga sagot sa question 1. Ngunit tingnan nyo, palitan natin ang sagot ni respondent 9 at gawin nating 4. Makikita nyo na nagbago din ang bilang nila. Meron ng 3 agree at isa na lang na strongly disagree. Ibalik natin sa dati ang mga values. Pwede rin nating kunin ang percentage ng kada kategorya. Kopyahin natin muna ang mga kategorya at i-paste natin dito.
madali lang ang formula. Equals, open parenthesis, at piliin natin ang cell na kukuna ng percentage at i-divide natin sa bilang ng mga respondents. Kung saan, ngayon, meron tayong 10 respondents. Kung gusto natin na lumabas yung sign ng percent, pindutin lang natin ang percent sa style. Ngayon, kopyahin natin ang formula para sa lahat. Lahat sila ay 20% dahil pare-pareho ang count nila. Ngunit halimbawa, palitan ko ng 5 ang 2 dito. Mag-a-adjust din ang percentage. Naging 50% na siya. Muli, ibalik natin sa original values. Gamit ang values na to, pwede tayong gumawa ng chart o tables. I-click ang insert at piliin natin ang pie chart. Makikita nyo na automatic na gagawa ng pie chart ang Excel ayon sa napili nating data. Pwede nating baguhin ang style nito at title. Pwede nating i-cut ang chart na ito at i-paste sa Word para mailagay sa inyong research paper.